What did you buy? $35 Lego set. How much? Hi guys, so today is hello. May 12 Sunday. Sa Randy Boy, mami. Ha? Sa Tokyo? Oh, shout out daw kay Randy Boy, sabi ni Papa Bear. Pinasyal namin si Ashton ng mabilisan. Kasi okay naman si Miles. So it's time for Ashton naman. Gagala namin si Ashton. What you gonna do? So, pupunta kami dito sa mall. Ang gusto lang talaga niya mga Lego. Gusto niya kabili ng Lego. Ha? Tapos nandito kami ngayon sa arcade. So guys, ang bata dito kasi sa Canada ay deserve nilang mag-treat sa sarili nila yung mga ganito. Yan yung bata. Deserve nila yung mga ganitong ano ba, yung mga bagay-bagay. Kasi meron sila dito ng allowance, di ba? Yung Canada Child Tax. So, meron silang allowance para sa sarili nila, para sa mga ganitong bagay. Expect mo na paglalabas kayo, ang bata dito ay gagastos. Kasi deserve nila to mga friend, no? Kasi stress din sila sa school. Minsan talagang nilalabas ang mga bata dito kasi nga meron silang allowance para sa mga Which one do you want? What do you want, anak? Kasi may pera sila eh. So yung pera nila Ashton at ni Miles, actually hindi namin ginagamit para sa kung saan, no? Yun ay pera nila, na save savings nila talaga, nakabangko yon para sa kanila. Although pag binigay kasi sa iyo yung pera dito, binigay sa iyo ng Canada yung pera nila. Ay wala naman pakialam sa iyo yung Canada kung paano mo gagastusin, no? Nasa sayo yun. So yung ganung mga pera, mga friend, ay yung pera nila na child benefit nila. Okay. Ikaw na magma-manage kung paano mo gagastusin. Kaya yon talaga, sa totoo lang, isa yun sa mga nakakatulong dito pag bagong family ka, dapat natinig mo dito sa Canada, ay nakakatulong talaga yun sa mga expenses, no? Kasi isa rin yun sa mga nakatulong sa amin, no? Mga nag-aalanganin yung mga gastusin namin, no? Naka-maximum din yung kanila educational plan, yung RESP nila dito, ni Ashton. Naka-maximize lahat yun. Tapos, merong share ang government, tatapatan ng government. Every share mo, may katumbas na share ang government. Kaya minaximum ko yung kanyang RESP para ma-maximize din ng government yung kaya niyang i-share para dun sa RESP ni Ashton. So, nakasave yung pera niya. Tsaka, naka-enroll yan si Ashton sa summer, mga summer camp dito kasi, mga swimming, mga football, mga gano'n. Deserve ng bata yun dito. Ini-encourage yung mga parents na i-enroll siya sa kanilang summer camp. Mga gano'n ba? Yung kanyang pera, nakasave yan. Sa anong gusto mo? Banding-banding din. Linggo ngayon, no? Banding-banding. So si ate, nasa bahay. Naka-camera naman yung room niya. So from time to time, kine-check namin. Tulog na tulog naman. Kasama niya si Lola doon. Tsaka itong mall ay 15 minutes drive lang punta dun sa bahay namin. Kaya kapag halimbawa merong kailangan kami ni Ate Mal sa bahay,
uwi rin kami agad. Mabilis na kumista po. Kasi malapit lang kami sa bahay din. Tapos kapag halimbawa meron kami lakad ni Jun na malayuan, kaya halimbawa mga sa pagmalayo, alam namin na magtatagal kami sa labas, meron kami tao. Ayan. Merong nagbabantay sa kanya, ay binabayaran kaming nurse niya or caregiver niya. Available naman, yun. Inaano namin yung schedule namin. Aalis kami, ganyan. Tapos, pwede siya mag-alaga kay Miles, yun. Pero kung hindi, hindi hahanap kami ng schedule na Facebook. Tapos babayaran na. Para, ba may importante kaming lakad ni June, hindi kami nag-aalala sakali man may karoon ng emergency, ay okay lang. Kasi alam niya gagawin niya. Train siya sa mga ganun. Pero ngayon, nakagala kami, hashtag, ay andito lang kami sa malapit. Fight, father and son, fight! Get the ball, surrender! Daddy, wag malakas, ha? Daddy, wag malakas. No, anak, you should be... Yan, that's the proper way. Whoa! 1-0! Yeah, that's good. Nakakatawa dito mga friend, no? Mga bata dito. At masasabi mo na, no? Yung kumbaga... nagagawa nila yung mga deserve nilang bagay. Hindi sila nade-deprive ba sa mga deserve nilang bagay. Kasi kung na-stress ang mga parents sa mga buhay-buhay na ito, ang mga bata, na-stress din yan sila. Hindi lang natin alam. Kasi mga tayo eh, alam lang natin bata, pero kailangan din nila mag-relax. So lang ngayon, Sunday, no? So Monday, babalik na lang sila sa school. Ang dami mga bata na nilalabas muna nila para naka- refresh na uli sila para sa schooling. Dapat dito talaga sa Canada, ano, balanse ang buhay. Kasi Aston kasi na to, no, nagkasakit nung 3 days eh. Hindi nakapasok mula nung Wednesday. Eh ngayon okay na. So hi guys, nandito kami sa bahay, no. Dito ko na lang ituloy yung aking pag-video kasi masyadong maingay dun sa mall eh. So, ayun na nga, no. Gusto ko lang i-share sa inyo na yung Canada Child Benefit ng mga anak ko ay isa yun sa talagang nakatulong para mapuno namin o para makabuo kami ng down payment dun sa una naming bahay na nabili, no. Nabili kasi namin yung bahay para sa mga bago pa lang na nanonood sa aking mga videos. Nakuha namin yung una naming bahay 2017. So, si Miles ay 2014 pinanganak. Mula noon, 2014 hanggang 2017, 3 years si Miles. Mula noon sa 3 years na yon hindi namin ginastos yung pera niya, no, yung nare-receive niya sa government. Hangga't maaari talaga ay ma-save namin siya ng ma-save. So yung kung ano yung kinikita ng asawa ko at yon kasi yun na lang doon kami umiikot kung ano yung kinita niya, doon kami ano lang, yun lang ang dapat na i-spend namin. Yung ano, yung pera ni Miles na nakukuha ko nun sa government ay dinalagay ko na direct siya sa savings namin. Halimbawa, kapag na-receive ko siya ngayon ay automatic na itatransfer ko siya sa savings. So ganun, no, every month ganun ang ginagawa ko. At kapag halimbawa na i-transfer ko na siya sa savings, ay iniisip ko na wala na akong pera, hindi ko na siya pera, nakalaan na siya doon para doon na. Hindi ko na siya iisipin na gagastusin ko siya sa ibang bagay or something.
hindi namin siya talaga pinakailaman. At once na nandun na siya sa savings, considered as wala na yun. Kumbaga ganun. Hindi ko iniisip na pera ko yun. Hindi namin iniisip na meron kaming perang ganun. So, naipon siya mga friend, no? At isa yun sa nakatulong na mabuo namin yung aming down payment. Tapos, meron din kaming savings ni June. Yun, pinag-combine namin yung savings na pa ng bata. Tapos, yung mga savings namin ni John, yun yung aming ano nabuo para magkaroon kami ng down payment, no. Mga friend, ganun ang style namin noon. Kumbaga inilaan namin yun na maipon ng maipon, tapos dumating yung time na siguro kailangan na natin din magkaroon ng bahay. So ayun, meron kaming ano na pagkunan agad-agad ng down payment. At ayun, gusto kong i-share na ganun yung aming naging diskarte para magkaroon kami ng down payment sa bahay. At after naman namin makuha yung bahay, sinave ko pa rin siya, tuloy-tuloy ko pa rin siyang sinave. At kapag halimbawa meron naman kaming mga gastos na hindi inaasahan, katulad halimbawa ng may papagawa sa truck o halimbawa may emergency, ayun, doon namin nakukuha yung mga ganung bagay na hindi mo, mga biglaang gastos ba na hindi mo akalain. Meron kaming nahuhugot agad na nandyan lang siya nakasave. Kasi, mga friend talagang hindi ko siya pinapakialaman . At yung pera na yon ay talagang may purpose. Hindi siya napupunta lang sa kung saan-saan na maliliit na bagay na wala namang hindi masyadong importante. So, hindi yun para doon yung pera ng mga bata, hindi para doon. Kumbaga, pag naitabi ko yun siya, kung magagastos man siya, at sakaling makukuha man namin siya, ay, merong pupuntahan siyang isang mahalagang bagay, napaka-importanting bagay kung saan siya mapupunta, ganun ba. Tapos, halimbawa, kapag nahiram naman namin siya, at nagamit sa pagpapagawa ng truck, o kaya nagamit namin sa, nabawasan namin, ganun, isasolid naman namin. Sa soli ni June. So, kumbawa, nakakuha kami ng medyo malaki dun sa savings ng bata. Babayaran ni June yun, paunti-unti, hanggang sa mapunan niya yung kung anong magkano kinuha niya sa savings ng mga bata, mga friend, no. Tapos, ngayon, nagkaroon naman kami ng Ashton, ganun pa rin. Sinisave namin na sinisave yung pera ni Ashton tsaka ni Miles sa isang savings account. Tapos, Yun ang plano naman namin doon. Sakali si Ashton maging adult na, ibibigay naman namin yun na gift namin para sa kanya. Na naipon namin yun, intended talaga para sa kanya, no. Gift lang namin sa kanya yun. Kasi ngayon naman, pinag-iipunan naman namin yung RESP niya. So, ngayon pa lang, binabayaran namin yung RESP niya. Sakali man, pagdating ng araw, naging college na siya. Siyempre, yung value ng naipon ko na pera, ay hindi na yun yung value ng pera. Kumbaga sa pag naging adult siya, no, siyempre siguro mas mataas yung inflation ng time na yun, mga dumating ang time in 10 years from now. Baka mas mataas ang bilihin. So, yung value at least, yung kung mayroon man kaming na-save para sa kay Ashton, hindi man ganun kalaki yung value na yun, nung pag halimbawa dumating yung time na yun in 10 years, at least mayroon pa rin kaming na-save. Mas okay na yung ganun kaysa wala talagang naipon o kaya kung saan-saan na lang napunta yung pera ng mga bata, parang ganun. So, ayun, ganun ang naging style namin ni June, mga friend, no. At meron din akong na-share ng kaibigan ko na ganun din, ginagawa rin niya yung ganun na kapag may na-receive siyang pera, dinadala niya na rin agad sa savings niya. So, ganun ang style namin. Gusto kong nang i-share, baka sakali matuwa kayo, tapos i-apply nyo rin sa sarili ninyo na yung ganun ba, yung pwede palang i-save ng i-save. Yung kumbaga, yun na yung extra money naman din kasi yun . Kumbaga, hindi na yung galing sa per hour mo . Kumbaga, allowance ng bata. Kumbaga, yun talaga ang ginawa namin, pinaka-savings namin. So, ayun mga friend, no.
ano siya, kumbaga, kung sakali man na, na meron kaming bibilhin na hindi importante, kumbaga nagustuhan lang namin pero wala kaming pera, gusto lang namin, so hindi namin gagalawin yun, magsasacrifice kami na maghintay talaga muna ng panahon para mabili namin kung anong gusto namin, kasi syempre meron din kaming time na gusto namin gumala or gusto namin gumastos sa isang bagay na na pwede naman makapaghintay pero parang gusto namin. Pero pag-iipunan namin, ganoon naman sa kailangan yung pera ng bata, hindi namin magagalaw. Ngayon, nakakapag-ipon kami ng pera ni Ashton. Ngayon, ilang taon na ba si Ashton? 6 years na si Ashton, no? So, meron siyang pera na running, nakasave lang siya dun sa savings account ko. Ganun, mga friend. At sana, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, yung dito, ulitin ko lang uli na yung government, once na na-send na sa inyo ng government sa checking account nyo, yung, kasi direct deposit yan mga friend, no? Kung na-send na ng government sa account nyo yung pera na ng para sa bata, wala na silang pakialam dyan mga friend, no? Wala na pakialam ang government dyan kung paano mo siya spend, bahala ka sa ano mo, sa pag-style mo kung paano mo siya hawakan, paano mo siya didiskartehan yung pera para saan yun. Nasa sayo na yun. Wala na silang saklaw doon. Pag napunta sa bangko mo yun, bahala ka na kung paano mo siya gagastusin. So sa amin, ang naging diskarte nga namin ay hindi namin siya ginastos. Sinave namin siya. Siya ang naging savings namin. Yun. Kung ano lang ang nare-receive namin noong na kita ni June, doon lang kami gagalaw, doon lang kami magkakaroon ng budgeting. Hindi namin sinasama sa budgeting namin yung pera ng mga bata. So, di ba, ayun. So, hindi mo kalaan yung mga maliliit-liit na gano'n na pera nila. Pag dumating ang time, malaki din siya, mga friend. Naipon ang naipon. Ayun, sana, mga friend na na-share ko sa inyo aming style. At maraming salamat sa laging pagsubaybay sa aming video. At please subscribe pa rin. At sa uulitin, thank you so much. Bye-bye.